Okay. Yes, what's up, brother? Nako. Another kalokohan. Another Kalokohan na naman. Joke lang, guys. So, hindi naman kalokohan to. Doing our own research, we're trying to learn, okay, understand and Yes. explain yung science behind stuff, di ba? Sa basic questions nyo. Okay, so meron na Yes, tayong Misa. five. Five, tama ba? Yes, five viewers. Yes. So, yung mga gusto magpa-shoutout kay Coach Anjo. Ayan. So, don't hesitate, guys, to join our comment section. Medyo hindi lang muna kami nagsasalita. Inaayos pa namin yung Nag-share-share lang din tayo eh, invite-invite no? muna ng mga tao. Okay, the Siyempre, more, the gusto yan. merrier. May ganun, the more, the merrier. Kung ano-ano yung sinasabi. O, kamusta ka, Coach? Okay naman. First time kong mag-ride ng matagal. First time kong mag-ride ng 40 kilometers. Uy, Okay lagi na. naman. Ano eh, kaya ng stamina, kaya ng endurance, ang hindi ang bumigay yung leg power. Yan? Bike coach? Tama Bike, ba? bike, bike, oh, Bike. bike. Okay, Leg akala power ko bike parang sa motorcycle Anong nangyari kasi bro? Hindi pa kasi ako marunong mag-shift ng gears dun sa bike eh. ko. Eh yung slope pa pababa, edi syempre ang bilis, 'di ba? So walang resistance kasi ang bilis. Eh yung mga kasama ko, ang bibilis nila, like sobrang layo na nila. Hindi sila yung nag-stop lang just enjoying the hill going down. So, Yun. binilisan ko. Kaso, habang nagpe-pedal ako, walang resistance. Di ba? Kasi nga pababa eh, sumagaan siya. Not unless you change the gear. So, anong nangyari, parang I was kicking so hard. So, walang resistance. So, parang na-overstretch or na-over yung padjak. Oh, So, overwork ka. na-overwork agad nang walang sumasalong resistance. So, parang mas sumakit lang. Mas nagka-cramps na siya bigla. Wala pang halfway nung ride. Ang bagal ko, grabe. Para hindi nagtra-transfer yung power Oh, yung papunta transfer sa power. Yes. Oh. I think para ano ba tawag nila doon? Will power ata. So Willpower. hindi literal na WILL, pero 'di ba hindi nagtra-transfer kasi sa gulong Ah, yung yeah. yes. And Ikaw that's true. naman, Coach John, what's up with you? Anong bago sa atin ngayon? Okay. So bago malapit na ako mag-deload. Ha, Lalo ka last week. mag-deload. 'Di Yes, ba? Pero yes. ayun, share ko lang din kasi yung uncle ko before mahilig yan sa ayan, long distance na bike. So Ah, doon okay. ko din kaya nakaka-relate ako sa mga sinishare ni Coach Anjo. Although ako hindi naman talaga magpapajakit daw sabi ni Miss Kia Willpower. Hi, Kia! Ayan, fresh from her Shout out live kay stream. Kia. Willpower, may pa-jacket pa. Gusto ko yun. Bigyan ng jacket yan. Bigyan. Hindi, anyway. Pero yun nga, ako before nag-try, pero bata pa kasi ako noon eh. Very adventurous ako. Kinabahan ako kasi maraming sasakyan eh. Well, kasi Oh. bata pa nga ako. So, hindi, siguro it's not advice pa during my During age those na ages, gano'n. oh. Solo pa, Ah, coach. that's right. Solo Solo ride pa. yun. Parang, Umuwi ako agad after. hindi ko kaya. Sabi nga ng mga kasama ko kanina, may tricycle naman, so kung hindi mo na talaga kaya, okay lang, huwag ka mahiya, Oh. mag-tricycle ka na. Oo nga pala, Yeah. syempre, tama kay Chef Kia, belated happy Thank birthday, Coach John. you. Oo, di Kaya ba? nga, sira na naman yung diet natin, di ba? So, thank you sa mga nag-tip. Okay, so sira ang diet. Hindi naman. So, ako, siguro, medyo relate na din natin sa fitness. Ako, what I Sige. usually do, pag may kainan or handaan na pupuntahan, syempre, I prepare beforehand. Di ba? I try to have yung caloric deficit ko. Yeah. Building up towards this kainan. Para hindi naman, di ba? Same. Sabi mo, minsan na lang nga birthday, hindi ka pa Hindi ka kakain, pa di ba? mag-enjoy, oh. Exactly. Pero same din. I really conserve and reserve the calories dun sa pinakahandaan. Para naman, hindi rin tayo mag-overboard. Na-enjoy mo na yung food, di ka pa nag-overboard. And I hope Yes. people understand that, di ba? Kasi hindi lahat ng tao familiar or at least aware pa with the concepts of caloric deficit and the caloric equation. Pero yun lang talaga eh. If you know how to do it, then you know how to play your weight. Yun na. Oh, kasi di ba parang typical yan eh, kuwari sa mga clients or sa mga non-fitness
enthusiasts or fitness people. They would ask, di ba coach, yan, coach ka or you're into fitness, pero bakit ka kumakain ng ganito? Nung birthday mo, nakita ko kumain ka ng this or that. Kine-question na agad. Hindi naman bawal. Kung 7 days naman na kaming strict, baka naman, di ba? Baka naman isang araw, pwede na. But again, guys, side note, hindi araw-araw, ganun yung kinakain namin. Yes. So, ganun siguro yung take niyan. Di ba? So, kakaiba, no? Sana makatry din mag-bike ng long distance. Although, pag naghahanap kayo ng bakasyon, pwede kayo dito. Pag naghahanap ka ng bakasyon, open ba dyan? Dito. Open. I mean, MGCQ here. Ah, okay. So, medyo hindi pa rin talaga. Yung mga kids, hindi. Pero may ano dyan, may parang area na talagang sikat siya for biking, so on and so forth. Yung dinaanan namin, marami kasi mga nagbabike talaga. Like, kumbaga grupo-grupo sila. And hindi naman ako biker-biker. Pero nakita ko na maganda pala yung community ng mga bikers. Ano? Parang they acknowledge each other. Uy, kahit di mo kilala, kakawayan ka nila kapag you know, nakita ka nila on the other side nagbabike. Mababait. Dito sa amin, coach, sikat din kasi yung Marilake. So dito dumadaan din yung ibang nagbabike. So I think ang dami dyan mga parang stops para sa mga bikers. I see. Mapa motorbike ka or talagang your usual bicycle. Diba? Madami talagang umiikot dito. Okay. Although ako hindi ko pa talaga na-try. Siguro it's because trauma din. I'm not saying na yun nga, hindi pa lang talaga, siguro hindi pa lang talaga ako nakatry ng mga endurance type. More on power type. More on power talaga. Yes. Pero masaya din siguro, di ba? Okay, so maybe we should start our topic. Pwede. Na controversial topic. Sige. Medyo intro mo na, coach. May ilalagay lang akong scrolling banner. Okay. Alright, sa ating viewers tonight, of course, welcome sa isa pang episode ng Breaking Bro Science with me, Coach Andrew and Coach John. And guess what? Care of Chef Kia. Nasa si Miss Kia ang nagsuggest ng topic nito last week. That's why we are ready to tackle it today. And the topic is, the question goes, what should I look for in a coach? O medyo maganda nga yung pagkakagawa ni Coach John sa question nito eh. What should I look for in a coach? Pero in reality, ang gusto lang natin i-point out dito, ano ba ang dapat or ano ba ang requirements para maging isang legitimate na fitness coach, personal trainer, or somebody who is teaching other people fitness. Yan. So, yan ang ating pinaka-topic today. So, syempre, this is a bit, it can be controversial. So, ang mas maganda if we will get other inputs or opinions from you guys, audience natin, para naman, we get to learn from each other, hindi lang siya biased with what we know, kasi kami, nag-aral kami, for example, so, hindi magiging biased siguro yung magiging sagot namin, or at least meron kami basis or facts na pinagkukunan kung ano talaga dapat. And again, all comments, opinions, inputs on this topic are very much welcome, so please, we encourage you guys to join in the conversation and type down whatever you like to type down there on the comment box. Pwede rin shout out. Gusto na shout out. Pwede rin yan. Pwede. Type nyo lang dyan yung mga yung ipa-shout out. Yes! Coach John! Ayan, naglagay na nga ako ng disclaimer, coach. Eh. Ayan. Care of yung wife ko. Ay, by the way, yung nakaisip pala ng question, yung wife ko yan, yung nandun sa poster. Ah, I see. Parang sabi ko, baka makakasakit ba to? Pero sige na nga, di ba? Parang ganun. Pero, I mean, yan. Tapos nilagay na, ayan yung disclaimer. So again, guys, these are our views and opinions, okay? Yes. Feel free to share your opinions as well. Sabi nga ni Miss Kia, para masama sa podcast. Oh, naman. Again, shout-out kay Miss Kia Del Rosario. Thank you again. Oh, and by the way, don't hesitate to share tong live natin sa friends nyo. Yes, family, please. Diba? Mas maraming makapagbigay ng opinion, di ba? Mas marami din makarinig ng opinion na iba. Well, it would be better for the community as well. Yan. Ikaw ba, coach? Yes. On the dice topic. Sa controversial topic. So, Miss Kia, since this is your topic, we expect your opinion. Kung pwede nga, actually, kung pwede, why not?
Pero ikaw ba, have you experienced having a coach? Oh, naman. Although I haven't really tried paying for a coach. It's more of nagko-coach lang sa akin, for example, sa gym, nagbibigay lang siya ng mga knowledge niya or tips on how to do this, to do that. But not necessarily doing a one-on-one thing. Hindi pa one-on-one, but with group classes, yes. Pero yung one-on-one coaching, I haven't really tried doing it na binabayaran ko pa mismo yung coach. Okay. Okay. So, kailan to, coach? Kailan to? Ngayon na din. Recently. Ay, hindi. Ito yung ano. Sige. So, nag-start talaga to. Kaya nga, medyo sakto na rin sa topic sa branding natin na Breaking Bro Science. No? It's more of that. Diba? Siyempre, may mga bodybuilders rin sa gym na alam mo namang bodybuilders sila and I think they know what they're doing. And maybe they're just trying to reach out to me na, oy, itong gawin mo, ito mas maganda itong gawin na workout than this. Parang ganun. And when I was just starting, kasi nga, di ko talaga alam din yung ginagawa ko, or at least, nakikita siguro nila na may mali sa ginagawa ko. That's why they approach me and, you know, teach me some stuff. With that naman, okay naman eh. Like, going back nga eh, parang tama naman din sinasabi nila. Hindi naman lahat ng tao siguro, I mean, not everybody, or at least everybody in the gym, may know something, kung hindi man scientific evidence siya. Maybe hindi lang nila alam yung science behind it, but what they're telling me is it's also the right thing. Iiwasan mo lang talaga yung mga tao hindi nagsasabi. Ito, share ko na din, no? So, merong mga taong nag-share ng tama naman. Meron din naman nag-share ng mga tao na medyo kulang sa research or kulang sa explanation. This is specifically for those people who are teaching me when I was competing sa bodybuilding for the first time. Kasi ang dami nilang sinasabi dun sa peak week. Diba sa bodybuilding, may peak week kung the week before the competition, mas grabe yung diet, mas grabe yung depletion of water, what not depletion of salt. So ang dami nagsasabi sa akin na, uy, ito gawin mo. Parang kailangan zero salt ka na for 2 weeks, kailangan zero water ka na for ganito. Eh, I'm completely a newbie on that sport. So I don't really know, I don't even had the time to research. Parang I'm just following what they're telling me. So yun yung first time kong sumali. And may effect naman, pero yun na nga eh. Nung second time akong sumali sa isang competition, dun ko talaga binigyan ng chance, time yung sarili ko to research on stuff and to you know, really know how to do bodybuilding, lalo na sa competition. And doon ko na prove na, hey, medyo mali yata yung first time kong ginawa to, sabi ni Genzo. So, doon lang ako medyo ano, nagkaroon ng, hindi naman negative experience, may naitulong pa rin naman sila, pero hindi lang siya yung optimum na pwede ko ma-achieve. Para merong mas better way of doing it pala. So, yun ang experience ko, coach, sa ganyan. Ikaw ba, coach? Sige nga. So naman, gusto ko marinig yung experience mo eh. Meron ka bang experience sa medyo questionable ba, ganyan? Sulat niyo na yung pen and paper for yung names? Hindi, joke lang. Okay, so it's not about yun nga, yung names. Pero ako kasi, paano ba? When I started out, ako lang talaga on my own nung una. Kasi my first, well, syempre isama na natin yung mga sports clinic. So usually, di ba, legit yan, yung mga skills coach. Yan eh. So it's a different coach naman kasi it's for skills. This time, pinag-usapan natin fitness coach, di ba? Yes. So nung nag-start ako sa fitness kasi, ayun, pa-shoutout daw muna si Miss Karen. Yeah. Hi Karen! Welcome sa live stream. Thank you for joining. So siguro makaka-relate ako dun sa question ni Miss Kia last time. Yung sabi, pagka pumayat na ba, pwede na. Okay, kasi yun nga, sabi ko, I started out as siguro obese talaga. Let's put it ganun na lang. Siguro obese type 2, type 3 kasi I'm around 260 pounds. So when I started, syempre nagbibinata na tayo. Nagbibinata, 'di ba? Pero pa college na 'to. Yung batang 90s eh, 'di ba? Uso yung mga CD workouts and stuff. Yeah. So, Diyan ako nag-start. So I won't mention any workout, pero I started with CD workouts. I lost a lot of weight. And in a short amount of time. Sabi ko nga, napaka-ikli lang ng time eh. Siguro mga ano lang yon, around 5 months or less pa ata.
And from 260, I went down to 170. I think na nag-college ako, what? I'm around 172. Parang yun, coach. Yan, parang ganyan. For five pero, months? Five, six, parang ganun. Pero although parang, alam ko, yung short weight loss was around 180, I think. 180. Okay. And then slowly na yung iba. Yung parang unti-unti na lang. Pero, so wala talaga akong coach. And then yun nga, I ended up in sa varsity, playing for a school. So ang na-experience ko naman na coach doon would be SNC na. Kasi we had SNC coaches back then. So, in a way, iba din style. At saka alam naman natin nga, legit, kasi it's school, hired by the school. Yeah. It's hired by the school talaga eh. So, alam natin na siguro chinek yung credentials, etc., etc. And whatever they're asking us is similar to yung inaaral natin sa DES. Diba yung mga programming, etc., etc. Yeah. So, wala talaga. Similar din kay Coach Andrew, yung pagdating ko sa gym, nag-rebound ako, guys. Nag-rebound nga ako. After losing yung weight, after college, nag-rebound ako to around 200 plus, pero not 260. As I started, yun nga, dieting the wrong way, apparently. The wrong way. Apparently. Tapos yun din, madami din nag-a-advise. Although, nung nag-start ako mag-gym coach, medyo ano na ako, kasi nag-calisthenics na din talaga ako. So may backing na siya kahit paano. Yeah. Although, syempre, when it comes to bench press, di ba, squats, alam mo, deadlifts, medyo tagi-tagilid tayo dyan. So, I do acknowledge naman yung mga insights and inputs. Usually, based on experience yan, di ba? Sabihin sa'yo. Yes. Bro, usually, based on experience. So yung pinakamalaking coach, di ba? Usually, ganyan, pinakamalaking coach. Bro, ganito gawin mo. Bro, ganito ganyan mo. Diba? And tama din yung sinasabi ni Coach Anjo. Some of it, tama naman. Hindi lang siguro nila madikit yung science behind it's based on experience. So, tama naman. Although, ayoko din naman sabihin sa lahat ng nanonood na, or manunood pa lang, na lahat ng sasabihin ng mga tao sa gym is automatic the holy grail, di ba? Kasi meron din talaga na hindi okay. May mga experiences na hindi okay. Alam mo yung parang unang try ko pa lang, parang hindi na talaga, may mali. Bawal natang magmura, no? Pero, Unang try ko pa lang, feeling ko ma-injure na talaga ako. Parang off talaga yung pinapagawa. So may naging ganun talaga nangyari. And siguro I'm a polite person, so I just said, yun pala, sige, next time pra-practicein ko. And then lumipat na ako ng time slot para hindi niyo na ako. Sorry. Pero ganun. So kayo guys, I think may question pala. Ito. Legit na ba na maging coach kapag madaming following? Nako, very ano yan, very relatable nowadays. Very applicable yan nowadays. That's a really good question, no, kay Chef Kia. And sige, can I start with my inputs on this question? Sige lang, coach. Excited ako dito. Ayan, so alam naman natin it's pandemic and a lot of people, lalo na sa fitness industry, mga coaches, are really trying their best to, you know, keep their living alive. No? Gusto na lang magkumita pa rin. And their way is to really go online na. And it just so happened that there are a lot of good coaches naman that are doing their part. But the thing is with online, lalo na if you are an influencer, quote-unquote, influencer na maraming following, it's just really common. I know, I follow a lot of influencers, lalo na mga fitness influencers. I follow them because I want to see their feeds also. Plus, I get to see what they're doing. And tama naman yung ginagawa nila eh. The problem is lang, they don't know or at least wala silang backing if it's good for your body or if it's perfect for this specific type of person. Kumbaga, they're making it so general. Pero lang everybody can do it. If I can do it, you can do it. And syempre, mga tao naman paniniwalaan. Uy, sabi ni kasi na ganito. Ano, kaya daw natin to, ganyan. So, doon na siguro nagkakaroon ng problem na, to answer the question, I don't think, definitely it's not legit. Mamaya pag-usapan natin yung requirements, ano ba dapat maging, ano ba yung kailangan makuha para maging legit or ano, tama or muscles. Dapat. Muscles. Kailangan coach maraming muscles dyan. Maraming muscles.
Kasi minsan yun ang basihan natin. Minsan kasi yun ang basihan kapag merong influencer na may itsura, maganda katawan, we immediately believe that person, whether the person is saying the right thing or not. So, kung legit pag-usapan, definitely they're not legit, but if experienced, maybe yes. Pero ang advice ko na lang is, not totally ano na lang. At least do your part to research further. Yun na lang siguro. Kasi you cannot stop from people from posting naman eh. So, yeah. But they're not legit if they don't have the requirements, which probably we can talk about later. Ikaw naman, Coach John, what's your ano, thoughts, insights on Miss Kia's question? Ayun nga eh. Pinag-iisipan ko nga eh. So, again guys, ha, sabi ko nga, hindi naman ako the social media person talaga. As you can see, medyo tahimik talaga ang ano ko, social media ko. So, pagdating dito, I've seen a few, okay, not a lot, pero I've seen a few naman. And maybe it works for them, di ba? Whatever they're doing, right. Good job, di ba? Maybe you're inspiring people to be yes. active. And tulad ng sabi ni Coach Andrew, hindi naman siguro masama nga to try to earn a living, stay relevant, get yung following mo. Diba? So I wouldn't say that they're legit and not legit. Kasi merong mga legit. I mean, I've followed people na legit in PhD, SNC coaches, and they do have a lot of following. Diba? So parang for example, yun ang the best, yun ang pinaka-okay. Sundan. Yes. So, credentials eh. Hindi, sige, I won't name names na lang, pero I followed some na talagang, grabe talaga credentials, coach, tapos talaga ang dami din following. So, pwede ba natin sabihin dahil madaming following, hindi na siya legit, di ba? So, parang it's all about the marketing or advertising. Kaya nga siguro, what's important here is, listen to Collective Kinetics. I mean, ganun. Mismo yun. Parang this is the best ano, COVID so far. Hindi, pero the best it's insight. Best, or it's better to know the basics. Diba? Ah, yes. That's better right. to know the basics. Pare, wag yung following lang. Kasi there are coaches na madaming following na talagang legit. There are coaches naman na onti following pero legit din. Yeah. Okay, so baka naman pag nag-search tayo, yung may 1 million followers, yan lang sundan natin, 'di ba? So not necessary. Right. Kaya nga, right. 'di ba? I think this is not the mission or sole mission of Collective Kinetics is to spread sound knowledge when it comes to fitness para yes. 'di ba, you yourself could gauge kung sino susundan, sino yes. legit not legit pero okay ba yung nire-recommend niya? Or okay lang yan para sa kanya. Diba? Is it okay for everyone? Diba? So, ito, share ko pala to, coach. Nung una akong nag-gym nga, tapos may mga nagbibigay ng feedback, what I did was, I listened to every feedback. Hanggang ngayon naman I always listen sa mga feedback, pati opinions and suggestions ng tao. Although, during my free time, I always try to verify it. Ayan na, research yeah, agad. Okay. Especially kung hindi ko alam. Pag alam ko naman, yeah. okay, sasabihin ko, baka there's another experience that allowed whatever he's doing to prosper. Right. Parang ganun. Pero minsan talaga pag may sinabi, batong sabi ni Coach Andrew, search ko nga. Search. Okay, according sa position stand by ganitong school, hindi daw okay. Okay, so I just drop yan. I don't take it negatively naman sa kanila. Yung parang sabi, wala right. atong si Coach Anjo, sinungaling to. Baka naman nagkamali lang siya, isang sabi lang, di ba? Okay, so I continuously listen kasi baka naman, di ba? Hindi ko naman din alam lahat eh. So, right. it's a good way to open doors towards further research and knowledge. Yes. For me, yes. di ba? I think nabanggit din ni Coach Andrew to eh, di ba? Pinakinggan nga niya eh. So, na-realize niya, oh, meron palang dehydrate. So, I start researching for my next yeah, ano. Yeah, mismo. Something. Exactly. Yan. Ito maganda to, Coach. Maganda to. I think maganda talaga to. Sabi ni Kia, were you ever called out for something na feeling mo tama in your own knowledge judgment pero talagang di ka-agree sa claim nung nag-call out sa'yo? Parang nakakatawa to ha. Sige Coach John, ikaw naman muna. You wanna share something? Ako? Paano ba? Paano ko ba ito sisimul? Ayan, kinukulit na ako ng asawa ko. Sagutin ko daw.
Pero yan, ayan guys. Okay, so to the 6 viewers or listeners. Oh, sobrang daming beses. Sobrang daming beses ko na na-call out. Let's start with the things I'm doing wrong first. Diba? Mm. When I started out, syempre, diba, pagpasok natin sa gym, especially coming from an obese person na hindi naman talaga fit, diba, wala akong 6-pack abs or 8-pack, wala masyadong muscle, diba, all I have is athletic training. Mm. As in, experience na ako sa mga athletic training, pero diba, medyo lumaki ko, etc., etc. So, pagpunta ko sa gym, there are times na talagang na siguro may insecurity na din, coach. I don't okay. know. Pagka kinorek ako, feeling ko I'm being attacked. Nung una. Diba, close-minded. Parang close-minded ako. And I admit to those mistakes before. Pero eventually, talagang I tried my best to be open about everything. Just like what I've discussed, diba? Talagang nakikinig ako. Kasi nga, hindi naman lahat alam ko eh. So, right. Madami talaga ako. Sige, example na lang. Squat depth. I've been siguro nakulong na ako dahil yung squat depth ko ang taas-taas. Diba? And I kept on giving excuses. Hindi, ganito talaga yan. Hindi ko kaya. Diba? I'm not saying na lahat could reach to a certain depth, diba? Etc., etc. May factors to consider. Pero during that time, ayoko pakinggan. Diba? May mga ganyan akong mga feeling noon. Diba? Mga partial reps, yung mga partial reps, tapos talagang puro weight yung focus. Natatawa si Coach Andrew. May experience si Coach Andrew dyan. Partial reps? Partial reps, talagang magbe-bench kang bigat, pero ganyan lang yung movement. Oh. Over-impress okay, okay. Ganyan lang eh. Hindi tumataas eh. Pero yan, I've been napagsabihan talaga ako, called out for those things. Pero I think siguro mga 5 months, kasi nung na-start ko na feel yun, na parang kinokorek ako, sabi ko, I need to start listening and start research. So ginawa right. ko talaga, hanap talaga akong books, coach. Hanap akong books. Hindi pa uso webinars nun eh, ang uso lang parang mga podcast na mga PhD people. Alala ko nun, nakikinig ako while jogging papunta sa gym. Kinig ako, nagde-discuss sila tungkol sa mga biomechanics, ganyan. Para, di ba, the next time I encounter yung corrections, mas open ako, mas maintindihan ko siya. So, yun yung sa akin. How about you, coach? Pinagtatawanan mo ako sa partial reps. Baka partial reps ka din. Hindi naman. Napagdaanan ko yung partial reps kasi hindi ko pa alam yung full range of motion. Wala pa akong idea sa ganyan eh. Parang, wala akong basihan ng tamang ano, ng tamang rep, for example. That was before. So going dun sa question ni Miss Kia, no, was I ever called out? A lot of times din, but siguro ano, dun sa pag-workout ko, it's more of the form eh. And usually naman, yung mga nagko-call out sa'yo, sila yung confident. Sila yung confident na mga bodybuilder, which ako naman kapag if people call me out, I don't take it negatively eh. Ever since. Parang may certain, same with you, Coach John, may certain sama ng feeling of attack, but I know na they're just trying to help me. Parang ganun lagi yung ano ko eh, yung view ko on people trying to correct me. So I take it into consideration what they're telling me. And pero ano naman, hindi ako yung tipong nagalit or what, because I know they're just helping me. Siguro ano, yung talagang hindi ako nag-agree, siguro dun sa ano na eh, ito talaga babalikan ko eh, yung mga tumuturong sa akin when I first competed. Kasi nga, I have zero knowledge on how to compete, on how to deplete, etc., etc. It's not really more of, ano, I know what's right. Siguro, kinolotan na lang nila ako kasi mali na yata eh. Parang I'm drinking too much water, for example. Yun nga, mawawala yung dehydrated state. And hindi ko naman din alam eh. So, I just researched the next time that I did it. Pero not necessarily nag-disagree sa loob-loob kasi wala pa akong alam na. But whenever it happens to me naman, even though I know I'm right, sabihin ko na sa sarili ko na I don't correct the person. Lalo na kung hindi ko siya kilala. I don't like sabihin ko, ito kasi yung alam ko eh, ito yung binasa ko eh. I don't.
kapag di ko kilala. Pero kapag kilala ko, i-share ko talaga. Uy, meron akong nabasa concerning this. Di, i-share ko sa kanya. It's more of that. Siguro kaya nga, coach, di ba? Kaya siguro, I'm not speaking for Coach Anjo, pero sa akin din ganun kasi. I'm not that kind of person na pag nakita kita sa gym, uy, mali form mo, lalapitan na lang kita, sabihin ko, Miss Kia, mali form mo, ayusin mo ganito. It's not, I'm not that kind of person eh. No, parang medyo gusto ko nga pag ka-close, etc. So I think this is a good way nga kasi for Collective Kinetics na may voice out. Kasi minsan yes, baka isipin din nila eh, di ba? Yung lalo na yung sila yung lumapit. Oh bro, ganun pa live. Bro, may yung ginagawa, di ba? Tapos biglang sasabihin, hindi, right. According to science, blah, 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 blah. You don't. Parang ako, I'm not that kind of person. Yeah, yeah. So, siguro dito na lang din. Pero coach, I have an experience dito. Na ako, okay, I think 2, 3, or 4, pero yung mga, yung naalala ko na lang. Meron talaga sa akin, coach, nag-call out. May client pa ako nun, kinu-call out ako talaga. Talaga, although yung client ko, my client is a biology teacher kasi. So, okay. Maalam siya on science stuff. So, not necessarily the specifics of exercise, di ba, compared sa atin. Mm. Pero, right. Alam niya when the concept or the logic is correct. Alam niya naman yan. Talagang kinu-call out ako for the things na, ano, meron na din nag-call out sa akin sa programming. Is this your kasi, client? Yung client ba yung nag-call out sa'yo? Sorry, na-miss out. Hindi. May tao lang sa gym. May tao sa gym. Na kinu-call out ako. Tapos parang, ang yung isa pang nangyari dyan sa programming, coach, kasi may deload ako, di ba? Okay, ever since kasi, so guys, ito yung story ko nung pagpasok sa gym. Eh. Pag-start ko sa gym, hindi nga ako magaling, started researching, and ano kasi ako eh, talagang parang curious. Talagang research ako ng research noon, pati mga Olympic coaches, talaga sabi ko, sino ba dapat ko pakinggan? Hanap tayo ng mga Olympic coaches, PhD, mga ganyan na mga book. So, I started researching, etc., etc. Kaya nga, when I started lifting, talaga napunta ako sa periodization. And hindi ako talaga ganun kalaki yung muscles, kumbaga. Strength training ako, di ganun kalaki muscles ko. Plus, I'm a big guy. 6 flat ako eh. 6'1 siguro on a good day. May ganun. pag maganda ang araw, tataang ka daw. Paano yun? Kiros ako dun sa nagiging ka 6'1. Para naman maging 5'9 naman. Pag maganda gising, coach. Pag maganda gising, yung buhok medyo na... one inch, di ba? Hindi, pero yun nga, 6 flat ako, so, tapos hindi talaga ako ganun ka, syempre, matangka, tapos hindi naman ako ganun kalaki, strength training, tapos mahilig ako magsuot ng maluwag na damit. So, pag nasa gym ako, lagi nila akong inaano, yung program, ganyan, kasi nakikita nila, lumalakas ako, tapos parang, isipin na, paano to nagbubuhat ng mabigat? Eh, hindi naman nagiging bodybuilder looking, di ba? Parang sabi ko nga, well, I'm not saying you won't build muscle when you're building strength, pero kasi I'm really trying to maximize dun sa weight before moving up another weight. I maximize yung strength ko on my weight. So let's say I'm around 175, ima-max out ko talaga yung strength before I move on to the next weight class. Parang ganun ginagawa ko during that time. So talagang sumisinsin bago mag-move out. Talagang kinall out ako dito, coach. Talagang inaway ako dun sa ano. Nakarinig pa ako ng ganito dyan. I was on my deload week. So parang on yung buhat ko. Tapos nakita nila ako last week na nagbubuhat ng mabigat. As in, strength week ko talaga yon, peaking. So talagang ang bigat ng buhat ko. The next week, nagbuhat ako magaan, tapos nag-isolation lang, parang mga ganyan, active recovery. Pinaringgan talaga ako, coach, sinabihan ako na ano. Pinaringgan, sige. Nag-steelage yung ganyan. Sinabihan ako ganun. Bubuhat na mabigat, tapos next week, ang gaan-gaan. Sinabihan talaga ako. Sabi ko, bahala ka. If that's what you think, di, sige, bahala ka. Ano ba yung in-explain niya sa'yo? Sinabi lang niya na ginagawa rin yan? Or sinabi niya sa'yo na mali? Parang may mali, ganun? Parang ganun, coach. Kasi may kausap siyang iba,
Tapos papasok na ako sa locker room. Papasok okay. na ako sa locker room nun. Kasi nagbuhat nga ako. Parang nag-peak nga ako ng mabigat. So dahil peaking, paano ba? Paano ko ba i-explain sa strength? Sa strength kasi, pag nag-peak ka, papunta talaga yan sa heavy eh. Onting reps. It was a deadlift day for me. So talagang heavy deadlift to. Eh, hindi ko na lang sabihin kung ano yung binuhat. Pero talagang mabigat yung binuhat. Tapos pagbuhat ko, syempre, since tiring na siya, may accessory work kasi. Hindi na talaga masyado. Parang nagsingit lang ako ng onting accessory stuff. Actually, I didn't plan on doing anything else. I just planned on peaking and deadlift. Tapos naisip ko lang, since nag-aantay akong client, kukuha ako ng mga kung ano-ano lang. Diba? I'm just trying to move yung joints ko. Tapos ano, pagpasok sa bathroom, sabi niya coach, dun sa kausap niya, nako, yung mga ganyan, yung ambibigat magbuhat, tapos biglang mag-ano. Ay, grabe! Ganun talaga. Steroids yan. Ganun-ganun. Ako naman, punta lang ako. Diretso ako CR, locker room, ganyan. Okay lang. I didn't mind. Bahala kayo. I think, so, nagparinig siya. Nagparinig lang siya. Hindi niya natin. Ay, grabe. Grabe. Sino ba yan? hindi ko na sabihin nyo. Andito yung poster niya. Wait lang, guys. Nilagay yung poster siya. Hindi, pero it was not a big deal naman. So parang nakwento ko to dun sa mga cousins ko, asawa ng cousin ko na nagpa-powerlifting. Okay. And yun nga, sabi niya yaman na lang sila. Maybe they don't know yung mismong programming ng... Kasi may mga ganun din nagsabi sa akin I was called out for gaining strength. Pero sila, they are bodybuilder, so hindi focus nila strength. Ako focus talaga is hypertrophy. Get the skill work done, di ba? Get my squat properly deadlift to be able to pull the heavy weight, etc., etc. Yes. Iba. Ayan, siguro. Ewan ko kung may napulot si Miss Kia dito. Sorry, Miss Kia, sa mga bang kwento, ha? Pero, ayan, na-hurt talaga ako nun. Hindi naman na-hurt. Diba? Pero ikaw, grabe nga na yun. Kung ako yun, usapin ko talaga yun. Parang, di know what this is. Pero wait, yung nagsabi sa'yo nito, maganda katawan, bodybuilder. Hindi, coach. Hindi pa. I mean, sakto lang. Sakto naman. Pero hindi siya bodybuilder. Okay. Hindi siya yung talagang solid yung bato. Siguro ano, regular gym goer. Let's put it ganun. Regular gym goer, sakto naman. Talagang kinall out ako. Sabi daw ganun. Bahala kayo. Basta sa akin nun, I really don't care. I'm focused on my work. Go in the gym, lift this weight. Kasi coach, before, ang program ko is percentage-based. I do my 100 reps testing, tapos nakalagay doon, kuwari, week 4, day 3, 90% of your 100 training max, ganyan. So talagang pagpasok ko doon, alam ko yung weight na bubuhatin ko. Kung sabi ko, etong weight, lalagay ko na yun, talagang dire-diretso lang ako doon. Wala talagang guesswork noon sa akin eh. Kasi talagang math-based yung program. So, ewan ko, nasa na siya ngayon. Hopefully, malaki na yung katawan niya. So, diba? Hi sa'yo kung nasan ka man. Pero hindi naman siya like, nasa fitness industry. Talagang gusto lang niya mag-gym goer lang siya. Gym goer lang siya, coach eh. Pero nasabihan na din ako ng ng malaki katawan. They don't want me to do deadlifts. Parang ganun. Bakit daw? Ano daw yan? Sisirain ko daw yung likod ko or something. Okay yung form ko, coach ha. Okay yung form kasi I've asked a powerlifter before. May pumunta sa gym. Powerlifter talaga siya. So I asked him, okay ba yung back ko? Is it straight enough? Sabi, good naman yung form mo, no problem, etc. Pero for some coaches kasi, parang for some coaches, sabi ni nga nila, ano daw yun, nakakasira ng back in general, kaya ayaw. In general. Pero I do understand. Maybe kasi, there's too much strain, probably. Or baka, yun nga, it's a highly skill demanding na that is exercise. Yeah, yun nga. So you'll be wasting, pero you'll be spending more time polishing the form. Yeah,
Yeah. You can really lift a lot of weight sa deadlift once you polish your form and you learn how to pull with the muscles na kailangan. Diba? So maybe sa kanila ayaw nila yun, or maybe they're too strong already and I'm not sure, 'di ba? Some weird reason, 'di ba? Maybe. Oh, ako sabi ko nga boy pa naman ako, so maybe I'm doing something okay for my body, for my body. Okay, so yun. Meron pa ba? I think mahaba. So, ikaw muna, coach. Share ka muna habang magpapag-Gcash na si Mitch. wag naman ganun. Yung Gcash na yan, we can probably talk about it in the future if we want to, ano lang, probably just give it as a prize. In the future, kapag you know, lumevel up ng fit, ang collective kinetics. Anyway, corny nung kwento mo. Gusto yata ni wife, mas juicy pa eh. May mas juicy. Medyo ano lang ako, hesitant ako sa ano. di bali kung mapilit ako ng mga viewers natin to share this one. may ganun nagpapilit pa eh. Hindi, ganito na lang. Pag umabot tayo ng ano, ng kahit 15 viewers, so share nyo na yung live stream. Kapag umabot tayo ng 15 viewers, sasabihin ko si Jan, ikikwento niya. Pre-measure na ako. Grabe to. Na pag now coach, pag siguro pag hindi umabot, share ko sa iyo to. Na manggigigil ka din, coach. Sige. Okay yan. Ayan. Ikaw ba, coach, may ganun ka ng experience? Parang sinabi, nako si Coach Andrew na naka ano to. Kaya ganyan yung katawan. I remember isa. Ito ano na ako, nagtuturo na ako, nag-aaral rin tayo nito sa desk. Nagtuturo ako sa Slimmers ng group class. So merong PT talaga. May PT na nag-join. Hindi ko maalam eh, na PT siya. Nag-join siya. As in, physical therapist ang kanyang trabaho talaga. So ang nangyari, yung mga stretches ba, yung like, for example, piriformis stretch, yun na lang. Kinolot niya ako kasi I was pointing the wrong muscle pala. Eh, alam na yun. Sinabi niya, "Uy, coach, ano, review mo yung muscle part na sinasabi nyo. Kasi ito, piriformis na yan, hindi yan hamstring, parang ganun." So, I researched, sabi ko, thank you na lang ako. And since then, tama naman siya. Eh di, okay naman. So, I use the right terms next time. Yun siguro. Okay naman, it's really for my benefit eh. Hindi naman niya ako binabash or what. It's more of a reminder na, coach, ano yata, mali yata yung na-share mo na muscle part. I-review na lang na. Ayun. So, okay naman. At least ngayon, alam ko rin. Kaya ako, when people correct me or when people tell me na, hey, maybe you should know these first, I really take it into consideration eh. Kasi baka naman tama siya. Baka naman talaga mali ako. And the only thing that na-prove ko is mali ako if I done my research. Doon ko na lang siya babasihin kung tama or mali. Totoo. I think ito. Pero, yes, Coach Jan. Sige, tuloy mo lang, Coach. Ha, nag-scroll pa ako ng mga question eh. Sige lang. Hindi, sabi ko na sana eh. So ano nga ba ang dapat hanapin sa isang coach? Diba? Para I wanted to go to that topic already. So ano nga ba? Ayan, sige, ito na muna. Uy, si Miss April, hello! Long time no see. Pasensya na at di ako okay lang. Sa gym sila nag-assign ng trainer slash oo, maliban sa credentials na di naman readily available sa gym, ano ang mga dapat kong itanong o maging requirement ko para makakuha ng magaling na trainer or coach? Interested ako sa running pero di ako fit. Ayan, perfect actually, no? Dyan ako papunta. Ano ba dapat ang hanapin natin sa isang fitness coach? There are a lot of things that you should at least try to alamin sa isang coach. Pero I guess the number one thing that we should know, or at least at meron dapat ah, is the credentials, certifications, or if you have a diploma, or if you're a graduate of a sports science course or something related to sports science. Siguro that's really one good basis para lang malaman mo if your coach knows something or knows what he's saying. Yun yung at least isang basehan for me ah. Hindi yung based on personal experience only. At least probably you're a graduate of a course that can
really understand basic human anatomy. Maybe at least that, yung human anatomy part. Siguro dapat meron siyang background as biology siguro, or any science course that may na merong anatomy course or subject. Siguro yun ang pwede natin hanapin. Coach John, ano ba ang mga tingin mong dapat hanapin bukod sa credentials? Siyempre, bukod dapat sa mga certifications. Sa akin, Coach, dapat sa collective kinetics na, hindi, joke lang, shameless plug lang. Okay, so hindi naman ganun. Okay. But we do offer services, pero to answer your question, di ba? To answer the question. Kasi syempre, alam naman natin na not everyone will have access to collective kinetics, not maybe meron talaga silang gym there or it's more available, etc., etc. And kudos to Miss April for really having the motivation and the drive to start working yes. out and improving yung sarili niya. Diba? And siguro sa akin is, paano ba? Maganda yung sabi ni Coach Anjo. Siyempre, if you have yung education, if you have the certificates, diba? That's a good way to na masabi na, baka nagbasa-basa siya, nag-aral-aral siya. Diba? And maybe he knows something. Diba? Although, kasi parang naging debate to sa class namin sa masters is, which one is better? Okay, the certificate ba? Or having a degree or sige master's? Sige nga, share mo nga ano yan, Coach John. I'm curious. So, hi sa mga classmates ko dyan, kung nanonood kayo. Share ko yung mga sagot nyo. Hindi, joke. Sige, go. Pero, I'm interested. Kasi in other countries kasi, di ba, having a certificate is a requirement to be a fitness coach. Yes. Diba? Kasi they regulate it. It's part of a requirement to get insurance, etc., etc. Kaya in other countries, talaga may level. I took this, so I'm level 1 certified, level 2 certified, 3, so on and so forth. Diba? I think Australia ata has this one. Mm. Okay, and in the US, madaming certificate talaga. So guys, I'm talking about certificate talaga, not certificate of attendance. Ha? This is a full-blown course with... you're allowed to study for 6 months and then you will... Ganun passing certification. Okay, so may screening to. So hindi siya parang nag-attend ako and then I get the certificate. Okay. So iba to. This is usually mga ACSM, ANESTA. Mga credited ano, yes. So internationally, ano yan. So may mga ganun. So iba-iba yan. Dito naman, wala... You can apply sa mga ganun certifications, di ba? Yun nga lang, it's not integrated in the society. Ibig sabihin, hindi siya nire-require. And to share something, honestly, I started, hindi ko sinasabi na tularan niyo ako. I started sa pagiging coach having no certificate, no education. Kasi, I haven't... Baka sabihin nila, ha, hindi nag-aaral si Coach John whatsoever. Well, I have an education on business management. Pero, I was an athlete, I had a fitness journey, etc., etc. And I really didn't want to be a coach. During that time, no dreams of becoming a coach. Ano lang ako, gym goer lang ako. Habol ko lang nun, abs eh. Ganun din, habol ko lang abs eh. Pero hindi talaga. The gym owner asked me kung pwede daw ako mag-coach. Kasi nakita niya, I don't know, nakita niya yung progress in the people I'm helping siguro improve their form whatsoever. Mm. Pero, just a few weeks after, tama ba? A few weeks or a few months after, hindi talaga kasi kumakahanap kung saan ako mag-apply. Eh. Lost talaga ako. Saan ba ako mag-apply whatsoever? My client told me na pag if talagang desidido ko, UP is offering yun nga. This. So I took yun. Interesting. Okay. Kaya nga siguro ang point sa akin is hindi ko alam lahat noon. Hindi ko din alam hanggang ngayon, 'di ba? Yeah. Pero siguro it's best na as a client you try to educate din yung sarili mo through watching this the Life of Collective Kinetics, maybe mga onting books lang para may basics. Para makita mo din, the coach really knows his stuff kung wala siyang certificate or wala siyang education. Pero syempre, better if meron kasi it's already certified by
Pero kung talagang wala, di ba, and he knows his stuff, ayoko naman sabihin na wala siyang alam. Di ba? Yeah. Baka naman may alam siya, for sure. Yun nga lang, kailangan pa nga natin i-prove kasi wala nag-certify or nag-vouch para sa kanya. Pero yung pinag-usapan nga namin sa class is that ang sagot ko, it's we as coaches, we have the responsibility or indebtedness sa clients natin to give the best service that we could. Kaya nga, we right. do not stop learning. Kasi if a person or if your coach, the goal important. Is to, yes, the goal is to get that medal or that certificate, tapos learning stops there kasi he will just try to train everyone. Ganun. Yeah, train na. Diba? Kasi it's evolving eh. Fitness yes. is evolving. Not yes. just fitness, diba? New things. We discover new things through research, through yes. science. So talaga, sometimes what we knew before is different a decade after, diba? Diba? Parang ganun yan eh. Kaya nga, I think dapat ganun yan. As coaches, you always want to learn, improve, diba? You owe it to your clients kasi. Kaya nga siguro, right. for example, ako, I started out having no certificate. So again, I recommend na you get additional education. It will be good for your life. Ah, may ganun na, no? For your life, diba? Or for your finances, etc. Pero, yun nga, it's a good way to encourage you to continuously learn. Diba? Yes. Ayan, nakuha ko sa desk. I think nabanggit to ni Coach Andrew eh. Kanina, diba? Nung nag-desk siya, talagang napaisip siya sa mga stuff, diba? So, nag-research, etc., etc. Ganun kasi yun eh. You owe it to your clients to give the best service. Right. That's right. Diba? So, siguro sa akin, kung masyadong general, yung parang lahat na lang, kahit parehas na lang kayo ng workout, maybe you have to ask your coach why. Diba? Ask the coach yeah, why. Yeah, that's a good question. Yes, tama yan. Diba? Tama yan. Baka naman ma-explain niya. Baka sabihin niya, ah, kasi Miss April, same kayo ni Miss Kia ng goal, same kayo ng fitness assessment, etc., etc. Yes. Pero kung nakita mo, magkakaiba kayong goal, pero same, sobrang super-duper same, tapos hindi niya masabi bakit. Siguro, give yung chance, pero medyo research na ng onti niyan on the research. Kasi, minsan nagdududa ka din eh. Nagdududa ka din. Okay. Or, di ba, baka pag ginawa mo kasi yun, si coach ay mag-research pa at lalo pa siya ma-encourage. Exactly. Yeah, win-win. Yeah, mismo. Mismo. You're improving the coach and he's also improving the service. So, win-win situation yan for the both of you. Now, may ma-add ka ba dito, Coach Anjo, regarding... Sige. Meron naman. Ang ganda, actually, ang ganda nung sinabi mo eh. Tamang sock siya actually. So, ang na-pick up ko sa'yo is, yun na nga, if you're a fitness coach, the learning should be continuous. Well, actually, not just being a fitness coach. In life in general, with your own fields, di ba? You have to keep on researching. You have to keep on updating yourself with new information. Even my parents, they attend seminars para malaman nila yung proper, yung new ways on how to treat the gums, the teeth, or whatnot. So it's really part of your career. So maybe you have that responsibility dapat. So, yun nga, that's a really good takeaway. And tama rin sinabi mo dun sa kay Miss April na you have to question your coach. Just, don't just settle with what the coach wants you to do. Dapat alam mo kung bakit yan yung specific program for you. Kasi ako, when people ask me, di ba, na gusto magpatulong, I always ask for their goal. It's the very first thing that I ask. What's your goal? Because doon kasi magagaling yung that's how you will program your program according to the goal of the client. So tama yung sinabi ni Coach, paano kung napapansin mong parehas pala itong ginagawa namin ni client A and client B at saka sa akin? Maybe that's the time you ask. Diba? Yun. Plus, hindi naman siguro awayin, no, Coach? Baka awayin. Baka awayin. Coach Anjo, ano to? Pero something to add, no? I think what makes a coach a good coach, if genuinely nakikita mo that coach is really trying to help you achieve your goal. Hindi yung basta lang trabaho ko kasi na mag-ipon ng clients or may quota kasi ako, kaya kita kinuha at kaya kita binibentahan kasi nga, it's my work, I need to earn. I know people like that.
in lalo na in the commercial gym that I'm part of. Sayang, oh, guys. No, sorry. Na abot sa 15. Magne-name names na si Coach Andrew. I will not name names. Namanggit ko na nga yung ano, eh, gym sinabi ko. Sorry, sana hindi umabot. Anyway, yun kasi, maganda yun, Coach. May quota kasi, kaya sometimes, yung mga gym instructor sa gym, lalo na sa mga commercial gyms, hindi talaga nila priority. I'm not saying kung sino sila. It, pwede lang kasi mangyari talaga to, na ang priority nila is to really reach their quota, but not necessarily, you know, prioritizing or really trying to make the program fit to the client. It's more of that. So, yun lang siguro. Pero tama rin sinabi ni Coach John, do your research and share your research sa coach. Malay mo nga eh. Malay mo na, na ma-push pa yung coach mo na mag-research din kasi you're doing your part. Baka sabihin niya, may kulang siya. Yes. Tsaka hindi, siguro kami here in Collective Kinetics kasi, we appreciate din, di ba kaya nga we always share your thoughts, insights, questions, di ba? We appreciate all of this. Yes, you know, yes. Just parang tinatakot nyo kami or inaaway nyo kami or galit kayo sa amin. We see this as opportunities to learn and share the learning, di ba? Yes. So, as a coach, ganun din kasi. Baka si Miss April, talagang magaling siya sa running. So, meron siya tinanong kay coach, Coach, when you're running this muscle, blah, 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 blah. And sasabihin na, kuwari ako, I would always answer na para, maybe, pero I'll do my research, ma'am. Yeah. I'll get back ganito, ganyan, ganyan. I'll do a research on this one. Kasi talagang ganun eh. It's always evolving. It's always growing. We're always learning. Diba? Yes. And maganda yun, genuine. Nafe-feel naman natin siguro yan, no? Kung genuine din siya, no? Yes. I think nag-survey kami ni Coach Hannah nito nung iba ka group ni Coach Andrew sa desk nito eh, sa philosophy yata natin. And the survey was about this one. And I think people really value yung pagiging genuine ng coach. Pagiging genuine ng coach. I think the prof said it was called social capital. Ah, oh, may ganun tayo. Social capital. Sino bang sino prof sa philosophy? Si Mang Gonzalo. Mang Gonzalo. Oo, PD93. Alam ko yun eh. Oo, di ba? Iba, hindi kami magka-group eh. I think si Coach Godfrey ata ka-group ni Coach Andrew. Yan. Ay, ito. Miss Jessica. Maganda to. Were you ever challenged to mag-show off or pakitaan nyo ng kaya nyo kasi in-underestimate? Ooh. Siguro not necessarily from other coaches, but from other... Siguro ano, sige, ako muna coach dyan. Not really underestimating me, but it's more of they want to really see if you really can. Lalo sa calisthenics kasi, yung mga coaches, yung mga nagturo sa akin ng calisthenics, lagi nila sila sabi, kung walang video, or kung di mo ginawa in person, hindi mo siya nagawa. So, syempre, di ba, kung gusto mong, sabi mo, kaya mo na mag-back lever, for example, you have to show it. So, doon ako sinachallenge, sige nga, show, pakita mo nga. And that's the only time. Pero yung, dahil in-underestimate ako, parang hindi naman. Never pa naman yata akong, at least in the fitness sense, hindi pa naman siguro. In other things, maybe. In other things, pwede eh, pero sa fitness, hindi eh. Ayan. Ikaw, Coach John. Sige ka naman. siguro, I would relate itong shinare nung wife ko dito. Yung wife ko ang naka-experience nito. Kasi, I think before, may mga tao nagsasabi sa kanya, ba't ka nagbubuhat? You're a female. Eh, she's doing squats and deadlifts. Kasi, she was. Again, Miss Kia, tandaan mo, was. Kasi before na to, mga matagal na, umayaw-ayaw na din si yung wife ko. Hindi. Pero mas ano siya eh, mas focus siya back then. Tapos, sinasabihan siya, ba't ka nagbubuhat ng mabigat? Mm. Kasi ayaw nila nakikita, yung mga guys, pag nakita siya, ba't ka nagbubuhat ng mabigat? Okay. Ayaw nila, parang dapat, ano lang, yung mga maliliit na weights, yung mga 1 pound, 2 pounds, parang ganun ito nila. So, yan, minaliit yung wife ko. Eh, yung wife ko, mahilig mag-show off. Hindi naman mahilig mag-show off. Kaya binuhat niya talaga. Tapos,
in-stare down niya, akala mo basketball game, eh. In-stare down niya. Parang blinak niya, you know? Tapos, I like that, I like it. Tapos trinash talk niya. Hindi niya trinash talk. Pero parang talagang in-stare down niya ng onte. Kasi nga parang na-hurt daw siya na parang pinagtatawanan kasi siya. Nag-setup siya ng onte. Tapos this was a little bit heavy already. Tapos yung wife ko nga hindi naman din hindi madaming muscles. So pagkita nila parang pinagtatawanan siya. So parang medyo na pinagtatawanan niyo. Kala niyo ha. Medyo na yung wife ko. Ako kasi coach, in my experience, medyo wala akong pakialam. Walang pakialam eh, no. Kasi nga I go to the gym to work out and improve on myself. So parang pag minamaliit nila ako, parang okay lang. I don't care. I have my own goals. Everyone, my goals. So, bala kayo. Diba? You have your own goals. Kung sinisira niyo yung goals niyo dahil lang kakapansin sa akin, bala kayo. Bala kayo. Correct. Diba? Pero, madami na coach. Madami na ganun. Nag-setup na ako, sinabihan pa. Ah, nako, kung hindi lang ako nakainom, mabubuhat ko din yun. May ganun akong experience. Pero ako, wala din akong pakialam. Sabi ko, eh di okay. Di at least malakas ka, di ba? One more strong person in the world. Good for you. Parang ganun. Diba? Ako, eh di I'm on my way, pero okay lang. I have my own goal. Hindi kasi eh. Di ba? I already challenged myself before going sa gym. Talagang sinasabi ko na ito, blah, blah, blah. Parang may self-talk. Parang ganun. Parang baliw eh, no? Coach Chan, kaya mo okay yun, ha? Okay mag-self-talk. Dati nga hindi ko ginagawa, pero nung ginagawa ko siya, it kind of helps me mentally, psychologically, be prepared with a lot of things. So. Uy, science-based din yan, coach, di ba? Sports psychology. Marami. Oh, sports psychology. Yes. Diba? Yes, self-talk. Mismo yan. It's proven already. So baka kayo guys, if gusto niyo mag-self-talk, di ba, usapin niyo yung sarili niyo. Wag lang out loud in public, baka naman. Baka naman magulat pag sa, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Tinginan lahat eh. Tapos sumagot, ako ba ako? Di ba? O yan, ganun. Pero, but that's good, di ba, yung encourage mo yung sarili mo, especially, ganun off days. Pag off days, coach, ganun. Oo, lalo na pag off days nga. Eh, may shinare si Miss Kia. Wala silang mapapala kapag binalit nila ako si Aminado Malito. Tapos ang 5. Diba? Pero mahirap talaga eh, no, coach? Mahirap to gauge, mahirap lahat. Yeah. Kaya nga it's really, ayun, diba? Ako siguro, ask questions sa coach nyo, siguro they would appreciate it. Here in Collective Kinetics, you don't just get the program or the exercise. We always have small talks. No? Chismisan, kumbaga. Science chismisan. Science chismisan. Kaya nga nabuo itong live namin ni Coach Andrew, ni hindi, Coach hindi, Andrew. Ano yan, hindi sayang chismisan. No? Science chismisan. Exactly. Hindi sayang ang chismisan kasi science ang chismisan. Science ang chismisan. Ah, that's a good, ano, coach. Sa shirt na. Ituloy na talaga. Parang dumadami na yung mga talk natin sa shirt na yan, di ba? Pero nakakaliw yung topic, coach. I really didn't expect how it would turn out. Kasi parang inisip, paano to? Paano tong topic na to? Is it about, I'm better than you, you're better than nga, me? Ganun nga eh. Pero I think it's about, it turned out to be, parang critiquing yourself. Trying to improve, parang ganun. Yes, mas naging ganun nga yung naging ano, yung direction ng conversation. Okay. Responsibility sa clients. Oh, responsibility, mga, yes. Yun din talaga. Oh. Naiya din ako minsan, coach, ikaw, nagkaroon ka bang ganun experience? Parang naiya kapag, ako naiya ako eh minsan, pag sa clients ko na, parang, not sa pag-re-research, kasi syempre lagi nag-re-research, pero parang, when you're not in your usual self, yung parang medyo, tinatamad, demotivated. Okay. Pumapasok sa utak ko, nako, yung mga clients ko, di ba? Tapos gaganito-ganito ako. Minsan may mga ganun akong stuff eh. Kaya I have days like that also. Ay, may. Kina-in-be.
Kinay vegan. Kinay vegan. Ah. Baka magkaibigan yan. Magkaibigan na. Wait, yan na. Okay yan na. Kinay okay. Vegan. So, are there any more questions? Final, anong tawag natin kung meron pang question regarding sige. This topic. Okay. Kasi, or kung meron siguro, man, pwede natin ituloy sa part 2 if talagang meron pa kayong gusto malaman relating to this topic. We can do it on another episode. Yes. Kasi siguro kami, ako based on experience din, di ba? Based on experience, talagang hindi naman, nung pumayat ako, hindi ko din naman, kung whatever I did back then, hindi ko naman din i-recommend lang sa lahat eh. Unang-una, it's the wrong way of doing things. Inamin eh, no? Noon-noon. Diba? I know better, so I'm sure I will be sharing better things and science yeah. Matters. Diba? Yeah. And yun nga, yung laging sinasabi ni Coach Anjo, si Coach Anjo, kami din here in Collective, it's about having the goal, having an assessment, figuring out, diba? To design the program. So, yes. Hindi naman pare-parehas, hindi naman, not totally sobrang magkakaiba kayo, totally, di ba? Pero, there are things to consider. So, pagka, yes. May mga ganong stuff, or maybe calories, yung calories din, daming factors na kailangan pag-usapan din. So, I think, ang takeaway dito, ask your coaches, di ba? It would help. It would really help. How about you? Okay. Tama, no? Ask your coaches, communicate with your coach. Kasi sometimes, people just follow whatever your coach is telling you, diba? Dahil kasi siya yung nakakaalam. But it's better to communicate with your coach. It's better to ask your coach why you have this specific program. You have to know these things, guys. Wag yung siyang i-take as granted na, okay, I just follow it. And that's the reason why I hired you, just to tell me what to do. No. Wag lang, don't stop there. Sana you have that ano time and initiative and effort to really ask why you are doing this certain move. Para naman alam mo din. And hindi naman, add din, no? Yes, Coach Jan, sige. Hindi naman kasi natin din para hindi naman din namin alam lahat. We haven't read every scholarly yes. article there, yes. Di ba? Maybe we've read hundreds. Pero alam mo, there are thousands and millions of scholarly articles to be read and, di ba? So, ang daming kailangan basahin. So, hindi talaga namin alam. And by asking questions, we also, it's our responsibility yes. to really know the stuff na tinanong nyo. Hindi siguro ngayon mismo, alam na namin, baka that's very specific. Coach, meron na akong dumi dito, pwede na ba ako mag-push up? Di ba? Maybe ganun, di ba? So, something like that, diba? Oh, you were saying kanina, Coach Anjo. Ayan na nga, since we talked about fitness assessments and a collective kinetics. So, guys, meron pa rin kaming partnership with Decathlon and it will run until the end of this month. So, if you guys want to have your free assessment, feel free to just sign in, go to Decathlon Masinag page and fill in the form and we will give you the free assessment. And again, why are we doing assessments? It's a good basis and foundation of your journey with your fitness journey rather. So it's kind of important if you really want to be serious about your fitness journey. So again, we have this option. Also, we are planning to launch our group classes soon. So there we have different services that you know we are ready to offer. So if you are interested to know about these things, feel free to message us on our page here at Collective Kinetics and we will be more than happy to invite you and share you our new services here in this page. Yeah, diba? Yan. Pero guys, baka maiisip nila mawawala na tayo sa live kasi meron tayong ay, hindi. Group. Ay, hindi pa rin, di ba? Tuloy pa rin yung live, guys. Tuloy yan. Siyempre, para meron pa kayong pang-exam, sabi ni Miss Kia, pang-exam daw. Ang maganda baka dyan, sisihin may pa-price na. Next time, Coach, baka magulat tayo yung kakilala ni Miss Kia nandito na sisihin tayo bakit daw natin pina-exam yung mga coach. Hindi naman, huwag nyo na lang kami banggitin, guys. Kayo na lang yan. Mismo yan. Mismo yan. Anyway, I think that's it. Medyo overtime yeah. tayo, no? Napahaba yung kwentuhan. Pero it's fun listening to your questions, not answering your questions, your insights, di ba?
hearing your kulitan din sa yes, chat natin. Yes. Mahaba na naman yung chat. Mahaba na naman yung chat natin. From Korea novela, to love life, to t-shirts, to group sessions, to coaches. Ang dami na, no? But at least it's science-based, brought to you by Collective Kinetics. Yes, yes. Okay, so, sige, I'll leave it to Coach Anjo with the social media. Sabi ko nga, taga Cueva pagdating dyan. Siyempre, guys, viewers natin ngayon, we are very much appreciative if you will follow us on our social media platform. So we have, if you want to listen back to our previous episodes, you can always check out this page. Siyempre, nandiyan naman nakasave yan. Or you can go to Spotify and look for Collective Kinetics. And we have all their podcast na siya. You don't have to watch us if you don't want to see our faces. Just listen to us, to our podcast. That's more than enough, diba? Also, meron din kaming YouTube page. Meron din kaming Instagram page. And yeah, so if you guys want to be updated, feel free to follow us on our social media platforms. And kita-kits tayo on our next episode. Once again, this is Coach Anjo, and with me is Coach John. See you guys again next week for another Baking Bro Science. Bye, guys. Thank you, everyone. Thank you. Good evening. Yeah.